Hindi lamang mga residente kundi pati mga negosyo umaaray na sa 13 oras na walang tubig sa ilang lugar sa Las Piñas at sa Cavite. Nasa frontline ng balitang yan, Brian Basa. Hindi raw alam ni Tatay Edwin na ngayon na ang simula ng higit isang buwang water interruption sa kanilang lugar sa Barangay Pilar sa Las Piñas City. Buti na lang, may laman pa ang reserba niyang 3 tanker sa kanyang water refilling station. Pagkakasyahin niya ito sa halos 70 bahay na umuorder sa kanya ng tubig. Yun lang ang chance ko para makadeliver. At pag naubos yun, doon talaga matitigil ang negosyo natin. Naka-standby naman sa likod ng barangay hall ang water tanker na ito para sa mga residenteng mga ngailangan ng tubig sa mga susunod na araw. 13 oras tatagal ang water interruption kada araw mula alas 5 ng hapon hanggang alas 6 kinaumagahan hanggang August 8 ang kalbaryong ito. Kasama rin sa tatamaan ang ilang lugar sa Cavite. 43,000 Maynilad customers ang kabuuang maapektuhan. Sinimula na kasi ang pagpapalit sa unang 3 ultrafiltration membrane o yung pansala ng tubig sa Putatan Water Treatment Plant 2 sa Muntinlupa City. 14 na ultrafiltration membrane ang lumilinis sa tubig galing Laguna Lake papunta sa planta. Pinapalitan naman talaga ang mga filter matapos ang 5-7 taon. Kaso dahil sa hindi kagandahang kalidad ng tubig sa Laguna Lake, 4 taon pa lang na nagagamit ang mga pansala ay kailangan na itong palitan. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.